It's too long, honey. Uy. 4 hours. Hi mga besh, at paalis kami. Nag-ano daw siya, nag-washing siya ng bed sheets tapos 4 hours. Para, uy, Misty! You're with Misty! Nilagay niya sa 4 hours para pagtanggal ba, tuyo siya agad. Kasi kung 1 hour lang, medyo may, ano pa siya, basa pa siya konti. Kailangan pang ipa-dry. Tapos ano kasi, kailangan kasi yun matuyo siya kasi ulan, walang init. Ulan-ulan at it's so foggy outside. Ulan-ulan siya. Pero aalis kami kasi may titingnan daw siya. How can I go there, honey? Aha. Yan niya lang yung car. Okay, I wait here. Misty, hey! You wait, Misty! Hey! Kaya naka-jacket ako tapos naka-shoes. Para ano daw, keep it warm daw. Ako. Siya din, naka-shoes din siya. I-ano niya lang yung sasakyan, ipa... Ay, giti niya. Ay, giti. Ipa... Ikot niya lang yung sasakyan para dito na ako sasakay. Kasi, ano, ulan. Misty? Honey? Ducky? It's there? Efekasen? 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 Oh, it's okay. Alis na tayo. At nandito na kami. Yes. Nandito na kami. Nag-parking siya. Diyan kami pupunta. Titingin lang daw siya ng sasakyan. Titingin lang. Good body itself. Good. Can I help you today? Can I help you? Ah, nice. God, yes, for the apple. Yeah. That's good old fuel. And it's going backwards and forwards to Sydney. Yeah. Babalik na ako sa sasakyan kasi ano siya. Medyo ulan siya kaya nakaano ako. Nakakalo ako. Dito na lang ako kasi dyan lang naman siya. Tumingin lang din ako sa sasakyan. Naghanap lang siya ng medyo malaking sasakyan. Baka kasi nga diba yung sasakyan niya. Ito oh. Ay! Maliit daw kasi po. Tapos pag may bata na daw, may baby na daw. Ano, ba't ba ako magsisirbilt na dito lang din ako? Pag may baby na daw, maliit yung likuran. Ayaw niya. Hindi daw safe sa baby ang sasakyan na to. Kaya naghahanap siya. Naghahanap pa lang naman, nagka-canvas siya kung anong maganda. Anong magandang sasakyan. Yun, sumama lang ako kasi wala naman akong ginagawa sa bahay. At yun ba, gusto ko kasi maglakad-lakad kasi yung tiyan ko medyo hindi ako na tunawan. Kasi bago kami umalis, nagpalit kami ng bedsheets. Tapos kumain ako ng breakfast. Kaya medyo ano pa ako, busog pa ako at gusto kong maglakad-lakad. Saan ba? Pero ulan kasi. You look there? Yeah, that's super good. And it's good, honey. A bit too much, I think. I'll go and get it. It's all right. You pick na. Paano lang kami magpa-print? Dito na kami sa may ano, may tindahan. Dumiretso na kami dito kasi may appointment siya para sa doktor. Kaya ano, sakto lang yung dating namin galing dun sa may pa-print ng picture. At yung print, hindi namin siya nakuha agad kasi bukas pa daw. Hindi pala agad-agad. At ito nga, nagdala kami nito para sa ano, malagyan ng picture ba yung size niya, kung anong size yung
ipaprint namin at nakuha naman namin yung sizes niya. 5 na dito at ang init niya. Tapos ano ko lang to, aayusin ko lang to siya kasi nilaban ko siya kagabi at kanina pa siya natuyo. Kaya ilalagay ko lang siya, tapos yung dito din sa may mesa. Sa pin niya dito, nilaban ko rin siya. Kaya i-fix ko lang to. At yung mukha ko ba, ang taba-taba na. At last kasi paglaba ko dito yung pag-alis pa namin papuntang Pinas, hindi ko na siya nalabhan ulit. Bago kami umalis dito, naglaba ako nito. Ano na siya dito? Malinis na. Yan. Pupunta na tayo sa kwarto kasi mag-iimpake ako. Impake time. At yun na mga besh, mag-iimpake ako kasi punta kami ng north. Sa ano ba? Sa mama ng papa niya. Bale, lula ni Anthony. Pupunta kami doon sa kanila, pero 2 days lang naman kami kasi doon. Gusto lang nilang makita kami kasi nga, di ba? First time, tapos first time ko silang ma-meet. Ano siya? First time ko silang ma-meet, tapos 6 hours siya galing dito papunta doon sa kanila. At yun nga, kinakabahan ako kasi first time ko silang ma-meet at mga English din, baka hindi ko sila maintindihan. 4 a.m. kami aalis dito. Kaya mag-iimpake muna ako. Ito, kundi lang naman yung dinala kong gamit. Mga tatlo-tatlo lang. At jacket. Jacket ko din pala. Baka malamig doon. Jacket, jacket. Siguro 2 jacket. Para sure. Ito yung mga jacket na nabili namin sa ano, sa Taytay. Isang luggage na kasi 2 days lang din naman. Naka-impake na tayo at isi-share ko lang sa inyo mga besh yung good news. Malaking good news siya para sa akin kasi nga ano na large na yung visa ko at tagal namin yung inantay na ma-large siya kasi nga. So kung maano siya, kung matagalan pa yung pag-lodge ng visa ko, ng partner visa ko, mag-a-apply na naman kami ng tourist visa kasi nga tourist visa lang ako dito. Yun, hanggang na-lodge na siya, pwede na akong hindi uuwi ng Pinas for 2 years kasi yung result ng partner visa is 2 years siya bago namin makuha yung result. At yun nga, hindi ako pwedeng aalis ng Australia kung hindi kami kukuha ulit ng partner visa or bridging visa B kasi kailangan talagang mag-apply ulit kung pupunta man kami kahit saan, kung aalis kami dito na naka-lodge na ako ng bridging visa A. At yun, ang maganda kasi sa partner visa na na-lodge na namin is hindi na kailangan na kukuha na naman kami ng tourist visa kung ma-expire ganyan, extend hindi na. For 2 years, good for 2 years na siya at pwede na akong mag work kung active na yung visa ko. Mag-a-active lang kasi siya kung expire na yung tourist visa ko. Mag-a-active lang yung partner visa ko at yun, makapag-work na ako at pero hindi pa siguro kasi ngayon yung change. Tapos yun, gamit kasi siya sa ultrasound ko, sa panganganak ko yung partner visa na in-applyan namin kasi nga, diba, kailangan ko ng Medicare pag
manganak ako dito kasi kung hindi, wala kaming Medicare. Ang mahal. Sobra ang mahal niya. At yun nga, sobrang natuwa lang kami kasi ang tagal namin inantay ng visa na yan na ma-lodge. Sa Pilipinas pa lang kami in-apply na namin yan siya. Binayaran na namin yung agent para maasikaso niya, pinilapan na namin lahat kung ano yung kailangan namin pilapan para pagbalik namin dito. Galaw na lang ba kung ano bang kailangan, mga proof na lang na nagsama talaga kami. Pero ang tagal talaga, time kasi na yun, nag-ano din yung agent namin, nag-bakasyon din, kaya medyo hindi niya na-focus yung ano namin, application namin, at siguro marami din silang client. Pero okay na din yun kasi nga, na-lodge na din naman at okay na ang lahat. Mag-aantay na lang kami na para ma-expire yung tourist visa ko at makakuha kami ng Medicare. For the ultrasound, free na siya, free na. Kung may Medicare na ako, free na ako sa ultrasound, free na. Kunti na lang din yun sigurong babayaran ko sa panganganak ko or libre ba. Basta hindi ko ano, basta ganyan siya, may discount siya or free ba. Basta maganda talaga pag may Medicare. Kaya sobrang saya namin, sobrang saya ko. At yun, was gastos na din kasi ang laki ng gastusin pag wala talagang Medicare. At makakuha ka lang ng Medicare pag may partner visa ka, naka-apply na kayo ng bridging visa. Yun! Yun ang magandang balita. Tuloy-tuloy na yung stay ko dito. At ang pinakamaganda kasi dun sa in-apply namin na bridging visa is, simula ngayon nag-a-apply kami hanggang sa 2 years, magbibigay kami every 3 months ng document sa agent namin para siya na yung magpapasa dun sa immigration. Then, hanggang 2 years, antayin namin yung result. Then, yung result, kung ano ba siya, yun na, wala na kaming babayaran. Yun na yung binayad namin sa pag-apply namin ng bridging visa. Eh, ganyan siya mga boss. At yun na nga, yun na yung good news ko. Basta napakasaya ko kasi nga na-lodge na siya, na-apply na siya. Yung ano na lang, yung result na lang yung aantayin namin for 2 years. Pero ang napakaganda kasi, makakuha na ako ng Medicare kasi magpapa-ultra na sana talaga kami. Pero di ko pa gusto kasi nga sinabihan ko siya na aantayin na lang natin yung visa para makakuha tayo ng Medicare kasi nga ang mahal talaga ng ultrasound dito kung wala kang Medicare. Tapos okay lang din naman kung 6 months or 7 months magpa-ultra. Pero yung sabi kasi ng doktor sa clinic is 20 weeks kami babalik. Pero nakapagpa-ultra din naman ako sa Manila kaya okay na din yun. At yes, hanggang dito na lang mga best. Bye! Thank you for watching! Shining lights and stars, you see above. I wanted to.